Siguro na ba? Sabi, mahal niyo ako ng tunay na hindi ko kayo mabash araw-araw. Yes! Ako, ang lola ninyo, may paano, may paganito. Diba? Kung bagay ito, comment down below. Pag hindi naman, ditanggalin natin, madali naman akong kausap. Okay? So, awit-awit naman yung mga gano'n. Diba? Pindot-pindot lang tayo. Tsaka, like and subscribe. Please, please, like and subscribe on my channel. Nagpabaklita na naman ang darling ninyo. Sige, okay! Oh, di pag-usapan natin. Ano bang pag-uusapan ngayong araw na to? Ang sabi na isang viewers dyan na nag-comment, eh, pwede po bang ipaka-discuss at share muna ng mga tao sa Pilipinas na yung mga tao hindi makaintindi kung kami ba dito sa bansang naroon, kung sino man sila naroon, eh, feeling nila ay bigla na lang yumaman. O, diba? Kasi tayo mga Pinoy na, ito, makita mo lang kapitbahay niya, ay naku, may bagong sofa, ooh, may bagong ref, ooh, may bagong sasakyan, ano kaya ang naging trabaho ng anak doon, o oh, diba, ganun ang mga thinking ninyo. Pero alam nyo guys, oh, pasalamat na lang tayo, mapasalamat tayo kung meron tayong kababayan na ganun ang mga ano, yung ano, papadala ng mga pera-pera sa kamag-anak, sa mga magulang, sa mga kasino pang Poncio Pilato na meron sila doon. No? Pero naman, eh ilan lang naman po yung mga yon. Eh kami dito, bilangin natin, bilangin. Eh ito, mga kakilala ko, mga kapitbahay ko, mga kakilala ko mga Pilipino dito. No, hirap din sila. Oo. Ako yung nagpapasalamat lang, meron po akong bubong. Meron akong sariling bubong na matutuluyan ko na. Dati kasi nangungupahan po kami, eh napakahirap. Alam nyo, nagkaroon po ng depression ng asawa ko. Dahil po, may araw po na hindi siya nakakatulog. Dahil, winoworry niya po, mostly po ng mga puti, eh nagwoworry sila na baka mamaya, pag hindi sila nakabayad na isang buwan, dalawang buwan, eh lahat ng iniipo nila sa pagbabayad ng bahay, sa pagrenta, eh mapupunta lang po sa wala. So, yun po ang una naging struggle namin dito. Ko, at yun ang aking asawa, na mawala sa amin yung, ano, yung bahay. Kasi minortgage niya na yun, ibig po sabihin ng mortgage, eh, niloan niya sa banko. Pag hindi niya po nabayaran yun, eh wala. Dadaputin kami sa kalye. As I've said before, maraming mga, may government tayo na hihingian ito. Pero, bago ka pa makapasok doon, oh. Yung sinasabi mong bigay ng government. Bago ka pa makakalinya doon, eh, meron pang nauna sa inyo. So, kami naman, hindi naman sa pag-wish na mawawalan ng trabaho yung asawa ko. Pero inunahan niya na. So, ang ginawa niya, eh, nag-resign siya na mas maagat. Kinuha niya yung kanyang pension. Yun po ang totoo doon. Kaya kami nakabili ng bahay. Pero po doon sa mga tao doon, na mga dito pang mga iba pa natin, mga Pilipino na nagpupursigi pa rin. Eh, tayo naman na sa Pilipinas, eh, maawa-awa naman tayo, no? Kasi, pwede tayo manghingi. Kung ano lang pwede natin ibigay, pwede nilang ibigay, eh, pwede namin ibigay. Kasi unang-una po, kung tutusin, eh, kulang pa. Oo. Yung mga, nung mga unang, mga 3 to 5 years po talaga, eh, napakahirap. Hindi po ako nagkaroon ng, yun nga po, sabi ko sa unang video ko, hindi po ako nagkaroon ng trabaho pagdating ko dito. Spousal visa po ang aking meron ako. Pwede ako magtrabaho, but in a way, meron ako magandang trabaho sa Pilipinas. Pero pagdating ko dito, wow, nga. O, diba? Parang ang hirap-hirap. Sabi ko, ano naman makukuha akong trabaho? O, diba? Type na. Pagta-type na nga lang, may mga requirements pa. Ang gaganda. O, kailangan ka, mabilis ka pag-type. O, mabilis na nga yung type na yun sa Pilipinas. Pagdating dito, kailangan, talaga. May mga requirement pa rin. So, yun ang struggle, no? Tapos, nag-aral ako ng child money. Sinasabi ko nga sa video ko na nag-aral ako ng child money. Hindi ko naman nagamit. Kasi, ang anak ko po, lumalaki ng time na yun. Tapos, nakikita niya, nag-aalaga ako ng ibang bata.
Sabi ng anak ko, why you are looking after for other kids and not looking after me? Sabi ko, anak, hindi namang sa ganun. Eh, ako'y nagtatrabaho. No, mami's just only do my job. Ganun pa ako. Yeah. Siyempre, iyak-iyak ang anak ko. Sabi eh, siyempre, may pagkabata, mamas by mamas bo. So, tumigil ang lola ninyo. Tumigil sa pagtatrabaho. Kasi ako naman, eh, puro part-time lang ginagawa natin. Yung asawa ko kasi, full-time. So, nagtrabaho siya ng full-time. Ako po, taong bahay. Okay? So, I try my best na magkaroon ng trabaho, pero hindi tayo pinalad. For some reason, hindi talaga po. So, ang nangyari po, so, wala, nag-aral ako ng 6 months doon sa child minding kasi akala ko naman, eh, magagamit ko. Eh, siguro kung nagtagal ako, nagkaroon ako ng trabaho ng as a child minding, eh, very handy ang mga bata. Oy, ikaw ba naman, may energy? Ay, ako ng time na yun, eh. Nasa 40s na, tapos magkakaroon ako ng energy. Konting-konti na lang. Kasi ang alagaan mo, mga bata, 1, 2, 3 years, ay yung mga edad na nagka-climb. Naku! Nagka-climb sa mga ano, sa mga matataas na silya, mga mesa, ganyan, na mga bata dito. So, anyway, train naman sila pagdating sa ano, sa... train sila sa dining, pero paglaro talaga, sabihin mo, laro ay wala na. Yun. Bawal lang sila masaktan, oo. Pero yun, kailangan, very handy po talaga magtrabaho sa child minding. At saka, kung magtatrabaho naman ako, ibabayad ko lang din sa pag-child minding. Child minder nga ako, ibabayad ko yung pera ko sa child minding. Diba? Parang, hello? O di, akin na lang yun, di ba? Parang, nakasave na yung asawa ko sa pagbabayad ng mga, ng pag-child minding. So anyway, yun yung mga unang taon na yun, no? Siyempre, tayo naman eh, buti yung nanay ko eh, family ko eh, hindi masyadong nag-expect. Kasi alam naman nila ang aking kalagayan dito sa UK. So dumating ang nanay ko dito nang after a year ako, mga around 1 year or 2 years na dumating siya dito, invite ko siya dito sa UK. Kaya lang hindi rin siya nakatagal kasi sabi niya lamig-lamig, ayaw bayan ang aking mga rayuma. So nakita ng nanay ko ngayon kung ano yung naging kalagayan namin doon sa ulumang bahay. Yun. Tsaka nakaka-depress talaga, nakaka-depress yung mga taon na yung unang taon kasi... Alam mo yun, yung pumunta ka ng UK, straight pa buhok mo. Pag nandoon ka na, hindi mo na magawa may straight ang buhok. Alam nyo ba guys, ang struggle ko ha, mahilig kasi ako yung sa, maalaga talaga ako sa buhok, kasi Manila pa ako. Bago ako nakapagpagupit ng buhok, 4 na taon. 4 na taon, kasi una-una mahal. Mahal ang magpagupit. Pangalawa, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Tama ba yan na pupuntahan mo? Kasi mamaya pag upo mo, ano ba, magkano na, o, oh, diba? Ako, yun ang mga struggle ng mga Pinoy dito. Well, ako, personally, yun talagang struggle ko. So, yun, yung mga taon na yun, no? Tapos, bago pa ako nakapagtrabaho, siguro after 4, ilan taon na si Andre? 7 years? After 7 years pa? Pero ang mga trabaho ko, hindi mo tatawag na bayad na trabaho. Puro ano, volunteering. Kasi wala nga, eh, puro experience. Eh, mamaya mag-ano ka na nga lang, magtitinda ka na nga lang, mag-ano ka ba, magkakahera sa shop? Ha? Hindi pa ako natatanggap. Maniwala kayo. O, dahil ba, hindi ako marunong mag-English? For sure. Hello? Diba? O, tapos ano pa ba? Bakit di ako natang... Hindi naman ako pwedeng, to be honest with you guys, hindi ako pwedeng mag-caregiver. Unang-una, o ito na, re-reveal ko na. Re-reveal ko na mga anak. Meron po akong polio. O, hindi po tinatanggap nila ang ano, hindi po nila, may kapansanan po ang aking legs. Isa po is maliit, tapos isa po is, pag naglalakad po ako, halata po, limping ako. Nakaglilimping. So anyway, hindi ako natatanggap sa mga ganun trabaho. Kahit I will trying to, you know, apply kahit dinner lady o yung bigay-bigay lang ng mga ano. Kasi dapain din ng lola ninyo. No? Nawawalan ako ng ano, minsan out of balance ako, ganyan-ganyan. So, hindi talaga ako nagkaroon ng ano, ng pagkakataon na magkataroon ng trabaho. So, after nun, gladly naman, yung
pinasok kong nag-volunteering ako sa Age UK, yung mga charity shop dito ng mga ukay-ukay diyan sa atin, no? Pero magaganda po, malalaki po ang kanilang ano, charity ano nila, works nila. Aba, ito na, yung kalikod lang ng ano, ng kalikod lang na building, naghahanap ng ano sa Subway restaurant. Hi, Buffers, hello. Ayoko pagtrabahuin ang husband ko. Sabi ko, sino mag-aalaga dyan? Sabi ng asawa, sino mag-aalaga? Di, sino susundo dyan? Ay, oo nga, no? Alam niyo guys, sino lang ang tumulong sa akin? Yung mga Pilipino na sa una kong tinirhay, napapakabait. Lolo, sundin namin yung anak mo. Mga ano oras ka ba matatapos? O minsan nalilate pa ako. Dahil sa time, guys, nalate ako ng ano, napa-ano ako, napa-principal's office. Sabi niya, Mrs. Leg, Mrs., huwag po ninyong gagawing habit ang pag hindi niyo pagsundo sa anak ninyo. Kasi unang-una, wala po kaming mag-aalaga dyan. Wala po kaming child-minded dito na pagkatapos ng ano, ng klase, eh, may mag-aalaga sa anak ninyo. Make it sure po, napu-uwi po kayo ng, susunduin niyo po siya ng maaga. Alam nyo, is either mag-resign ako o tulungan ako ng asawa ko kasi that is my first job ever after 7 years. 7 years? Yeah? 7 years. Tapos, ano pa yun? Oh, natulala ako, no? Kasi parang ngayon ko lang nare-recall na yung struggle, continuous sa mga Pilipino dito sa UK o kahit sa ano pa mang bansa. Ha, gagawin mo lahat ng ano eh, gagawin mo lahat para makasurvive. Pero yun na nga, eh, British citizenship naman ako. So, nakapag-apply ako ng mga benefits dito na matatawag ko naman, nakatulong na malaki. Pero, hindi gano'n talagang sasabihin mo na malaki-malaki ibibigay sa'yo. Very, very limited lang din ibibigay nila. At saka yun po, nire-review po nila, binibigay nilang pera sa inyo. Pag nag-accept ka ng ano, nag-apply ka sa kanila na disability, i-ano po nila yon, i-review po nila every 3 years. Well, lastly, nire-review nila for 5 years. Tapos, from the time na afternoon nire-review nila, yung contribution, biglang binaba nila. Kasi unang-una po, marami po kasi mandaraya dito. Mandaraya. Hindi naman po lahat, no? Hindi naman Pilipino yung tinutukoy. Kaya may ibang nasyon din. So, yun po ang struggle. Kaya po naman dun sa... Kaya ako naman kinakwento to, guys, no? Kasi ako, never... aaminin ko naman sa inyo na hindi naman ako nakapag-asawa ng mayaman. So, to make it the story short, guys, na sana kayong mga nasa Pilipinas, maintindihan nyo kung paano kami napunta dito. Maganda lang tawagin England. Inglaterra. Saan ka nakatira? Inglaterra po. Oh. Ano po ang ano ninyo passport? British passport. Pero guys, may karampatang ano po yun. Kasama po struggle, challenges sa buhay. Yan. Diba? Oh. Ang asawa ko, maniwala kayo sa hindi guys, na-depress siya. Kasi yun nga, yung financially, talagang na nawindang din ako nung kasi sabi ko, ano nang gagawin ko? Ano nang ano ko? Magiging buhay namin ang anak ko, ganyan. Kasi kung magkakasakit siya, sino pang tutulong sa amin? Sino tutulong sa akin? Kung hindi ako magiging matapang para sa asawa ko, sino pang tatapang? Diba? Yun, pumunta yung nanay ko dito, sabi niya sa akin, sige kung ano, kung hindi ka ayaw mo na hindi ka makakapagpadala, maiintindihan ko. Yun. So, well, actually, ano nga, first death anniversary, after the death anniversary ng brother ko, rest in peace, brother, I love you. Yan. Hindi kita mo, nag-YouTube na ako. So, sister ko naman, very, very supportive. Thank you, sister. I love you din, ha? May mga pagkukulang din ako bilang kapatid. At, bilang anak din, may pagkukulang din ako. So, ayun na nga, naiiyak ako. Pero, ano pa bang gagawin natin? Ang mother ko, second anniversary, death anniversary naman siya. A week after nung
itong week na to, after naman siya naman ng death anniversary. Pero mega love shout out lang, praise, rest in peace sa aking mga mahal sa buhay. Talagang hindi man lang ako nakapagbigay ng konti. Yung konting-konti lang talaga na ano na, alam mo yun. Pero ano pa magagawa natin, life must go on. So, doon naman para po sa mga Pilipino na mga pamilya natin na sa ano, nasa Pilipinas, eh, intindihin niyo po kami. Yun na lang po ang ano namin, may hihiling namin sa inyo. Bilang tulong niyo, pagpapagaan ng buhay. Yung una pong video ko kahapon, na sinasabi ko nga sa inyo, swerte na nga lang po ako at nagkaroon po ako ng trabaho na masasabi kong may naipon akong pera. Ang problema po, iipunin mo, igagasas mo din. Naiiyak ako. Alam mo yun? Yung mga tipong, nag-ipon ka nga pagkatapos lalabas na mayroong sira ang bahay mo, may mga ganitong kulang, may karitong ganyan. Bumili ka pa ng bahay. Pero parang ano naman, mamaya-maya, may isang ano na lang, yung mga isang pirma na lang, may biglang bibigay. Alam mo yun, yung unang linggo, ay nako, marami talaga guys, nako, marami tayong struggle pito. Pero ito na lang nga muna, kasi may mga kwento din po tayo ng ano, may iba pa rin po tayong kwento. Pero gusto ko talaga to, in fairness, ang ganda ko dito, char. Ayun, doon na po tayo nagtatapos muna sa ating mga kwento ngayon. No? At sana naman eh, maintindihan natin yung mga Pilipino na saan man dakong man tayo napunta, eh, hindi pa rin po natin nakakalimutan at may puso pa rin po tayong Pinoy. May puso pa rin tayong nagmamahal sa ating bansa. Yun po, diba? Kaya marami po salamat at mabuhay po tayong lahat. Huwag po tayong susuko sa mga bagay-bagay na alam lang natin na magda-down lang sa atin. Tsaka, kailangan po tatag lang talaga. Kapal ng mukha at tatag. Yun. Pwede kasi, kung hindi lang siguro makapal ang mukha ko. Ito sa YouTube. Oh, sino tatakilip dito sa mukhang ito? Diba, guys? Come on. Let's be honest. Diba? Sa dami ng mga YouTuber ngayon, hindi ko na lang alam kung ano ibibigay pa natin mga ano. So, mega love shoutout sa ating mga supporters, sa ating mga nagmamahal, hindi man nagmamahal sa atin, at least mga sumusuporta at nagbibigay sa atin ng magandang ano, ang tawag nito, lakas ng loob na hakin pa uli itong kahabaan ng ating buhay. Kung saan man tayo mararating, yun na lang po natin, hindi natin alam. Okay? Kaya dyan po kayo, Pilipino, no, Pinas, kapit lang po tayo. Wala na po imposible sa Diyos, di ba? Yun nga sinasabi ko sa inyo. Salamat sa lagi kong LS, sa lagi kong live stream, na tayo mga Pilipino, ha, di tayo dapat nagbababaan. Tayo po ay nagtataasan. Pareho tayo po umangat. Ganun. So, yun na nga po. No? Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong Lola Vashong. And, mabuhay po ka tayong lahat. Okay? Happy lang. Goodbye. Spread love and the good vibes. So, thank you very much. And, mabuhay kayo. I love you. Thank you very much. See ya. Ciao!